question. Action na ba? Okay. Hello, hello ulit mga ka-friendship. Andito naman po tayo sa panibago nating vlog dito sa Joy to the World. And of course, kung bago ka po sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and don't forget to click the notification button para lagi kang updated sa mga bago pa nating vlogs. And ngayon, kakaiba yung vlog namin ngayon kasi meron tayong dinalaw na super friend natin nung college days pa. And of course, may dadaan ka pedicab. Ayan yung mga ganda nga, no? Additional sa vlog dati. Nasaan na nga ako ulit? Ayun, andito tayo sa pinaupong manok ni Izay. Dito sa number 342 Lanzones Extension na Pico Life Homes. Tama? Yes. Ayan. And then you can visit us in, you can search through Facebook. English speaking po siya. Ay, sorry. Nakakalimutan natin. Pwede nyo po siya i-search sa pinaupong manok ni Izay. Basta type nyo lang po, lalabas na siya. So, kung sino po yung mga gustong tignan yung link namin or page namin, just search. Makikita nyo agad para mas madali sa inyo. Tama. So, ngayon, hindi lang naman tayo pumunta dito para tingnan lang yung kanilang food or kanilang chicken. Siyempre, titikman na natin yan dahil tanghalian na. Tikiman na! Go! Halika! Kain na! At ito na nga, nandito na nga tayo sa table para tikman na natin yung pinaupong manok ni Izay. And of course, kasi kaya nga tayo nandito kasi dati ang dami natin nakukuhang mga request na tikman nyo naman yung ganitong manok ni ganito, manok ni ganyan, manok ni ganito. Eh kaso, ito yung nag-ring a bell. You know, ring a bell. Kasi ngayon ko lang narinig yung pinaupong manok ni Izay. So of course, and of course, friend ko pa. Siyempre, di ba, ayaw ko pa ba? Kaya nandito tayo ngayon para tikman natin yung lahat ng mga hinanda niyang food, ha? Pero of course, hindi lang to pinaupong manok, ha? Meron dito yung bangus, okay? At meron din dito yung adobo. Of course, this is not a cooking show, pero gusto ko talagang ipakita sa inyong lahat kung gaano kasi sarap itong mga hinandang pagkain ni Izay. At saka kung gaano kasikat nga to. Right now, andito to sa Napiko, sa Manggahan, sa Pasig. Pero I know for a fact na paglaki nito, talagang magiging sikat to. At nakududumugin to ng buong Pilipinas, ng mga sambayan ng Pilipino. Ready ka na ba, Izay? Kaya mo naman mag-trito. Pwede ba akong gumulong kapag bilang sa akin na order? Dito sa page ng pinag-umag ni Izay para ma-follow nyo yung kasi yung vlog natin. Yung vlog natin is all about food, yes? Yes. And then, it's more of lifestyle, food, travel, andito na ako, pababa na ako. So, ito, kaya tayo nandito kasi gusto natin experience na, di ba, no? Habang ganda yung churro. Gusto natin experience yung pinaupong manok ni Izay kasi sobrang kakaiba niya at saka sobra talaga na the first time pa lang siya. First time pa lang talaga namin matitikman kung ano yung pinaupong manok. So, lalo na galing ko sa friend ko, syempre, mas gusto ko talaga tikman to, no? At saka, wedding anniversary namin that yes! 9 years! Wow! Yes! Tiga ko kaya ba tatakpan yung forever ko? Balita mo makikita sa pinaupong manok, malay mo, customer mo! O kaya business partner mo! Kaya nakakaloka, tumanda na akong magkukurenta na ako. Kaya lang yan! Lahat naman na binigay na ni Lord eh, may bahay, lupa na ako at saka negosyo. Okay, announce mo ba yan? I-announce mo ba? Sino mga single dyan? Masin mga single dyan, kaway-kaway! Joke lang. Makakatayin ako ni Mr. dito. Sige. O, kaya kain na tayo.
Ito, ito na nga. Titikman na nga natin itong pinobong manok ni Izay. And of course, lahat ng mga hinanda niya dito sa ating pagkain. Sa harapan natin ngayon, dahil nga to celebrate our anniversary, our wedding anniversary. At ito na, dinayo talaga natin siya dito. No? Malapit lang naman din sa atin, pero syempre napaka-special. Dati ka-shot ko lang siya eh. Tapos hindi ko alam na dito na ulit siya sa Pinas. So napaka-excited. Napaka-excited ko talaga na makita siya ulit. And dahil nga, nakaka-intriga talaga yung pinobong manok ni Izay. So kanina nakita niyo naman, hindi ko maikakaila sa inyo, natumigil na ako. At ang sarap! Sobrang sarap. Ito, papakita ko yung mga food na hinanda niya. Ito yung spicy herbs adobo. Spicy herb adobo. Tradition siya, pero ginawa ko siyang modern way. Nilagyan ko ng mga herbs. Actually. Maganda kasi, ano, mga food na hindi lang fats. Kailangan meron ding sustansya. Aray, fats. Hindi, what I mean. Kasi ano yan eh, babo yan eh. So, kailangan mag-contradict yung sustansya. Mag-balance. Kasi pag may taba, kailangan maano ng herbs. So, mostly, yung pinakong manok na i-Izay is not only focusing to the, what I call this? Chicken lang. So, meron may mga variety para pag nanawa, meron silang. So, ito nga siya. Ayan, tingnan nyo. So, may pork, merong mga herbs, secret herbs and spices. Siyempre, secret nga yun, kaya hindi na natin i-reveal sa inyo, no? Pero mag-comment down below kayo kung ano pa pong gusto niyong matikman. Tama ba? Pwede siya mag-comment down below. Yes. Kung ano pang gusto niyong matikman natin sa susunod na vlog natin. Kung gusto niyo po kung magkaroon tayo next vlog para sa ibang mga featured na product or food na ino-offer niya Izay. Next naman natin is itong pinaupong manok ni Izay. Ito na nga yung tanong na matagal na namin nasa isip. Sandali, ayos lang ako tayo. Yung tanong namin is, bakit nga ba siya tinawag na pinaupong manok ni Izay? Bakit nga siya pinaupong? Tapos habang kinukwento mo, kukurot na ako ha. Sige, kurot ka na. Oo. Yung pinaupong na yan, nung panahon kasi, alam niyo naman, wala pang mga modern na panahon. So yan, ang ginagawa nila, hinuhuli nila, tapos tinatanggalan ng balat. Yung may maraming mga way yung mga ninuno natin. Yung iba naman, ang ginagawa nila niluluto sa bato. Oo. Na tinatanggalan na nila ito sa asin lang. Kasi sasalang nila ganun ang pa-upo. Ah, naka-upo? Sa bato. Yung iba naman sa kahoy, may gawayan. No, iba-iba nga na nila. Pero actually, nang galing talaga yan is sa Tatla. Manok gano'n sa Tatla. Nasa sa Cebu. Hanggang nga nang lagsari-sari niya sa Cebu. Hanggang sa napunta siya ng yun na, papuntang Manila. Tapos isari-sari lang naman yun. Para sa kape, originate sa South Africa. Sa Africa, hanggang sa napunta ng Italy, napunta ng Brazil, ganun din ang pinaupo. Kumbaga na modern na. Hanggang napunta na sa Starbucks. So, naisip ko lang naman siyang gawin negosyo ko. Kasi kapag nagme-negosyo ng pinaupo ng manok. So, first time na may gumawa ng nag-negosyo ng pinaupo. Which is tama-tama naman sa pagka-akma sa lahat. So, yun. At saka, yung pinaupo na yan, kasi mostly ng mga manok ngayon is parang mga European style ni antok na lang natitira at saka baliwang traditional. So, the rest, mga western na mga ganun. So, kung sino may mga gustong parang sila na sa province sila, ang sarap! Sobra ha! Ako, bilis ko nang kumain, hinahayaan na ikaw na mag-vlog dyan. Bala ko dyan. Bala ko dyan, vlog ka dyan. Kaya nga. Tawa ko, kain ako dito. Pero nakakatuwa, no? Kasi, eto pa, meron pang isa dalas, yung binurong bangus. Oo nga pala, ito namang? Binurong bangus. Binurong bangus. Yan yung mga... Ano yun? Actually, sarili ko nang invento yan. Naisip ko din na pag nagsasawa ang mga regular... meron silang alternative. Fish. So, binuro siya. It's the same. May herbs din siya. Pero ibababad ko din siya ng matagalan sa mga herbs. So... Mabinababad. Imbes na... parang daing na style
siya, pero sa akin naman, babad sa herbs. Din. Parang dahil na bangon. Lahat ng items ko may mga herbs. Pero, different ano nga lang siya. Pero hindi pare-parehong herbs? Iba-iba. Kasi iba rin. Hindi, same na herbs, pero hindi naman lahat na. No? May, kasi magkakaiba ng lahat. May match, oo. Oh. Depende kung anong aakma sa kanya. Aakma sa bangon, aakma sa pinoko, aakma sa kanya. So, magkaiba sila. Pero ang pinaka ano diyan, maraming herbs talaga is yung pinaka. Kasi ano yan eh, meat yan. Kumbaga kailangan talaga ma-balance lahat ng ingredients ng ano. Kasi kung iisang ingredients lang or dalawa, hindi siya talaga sasarap. Oo. Kaya 7 herbs kasi maano mo talagang pag binabad mo siya ng matagalan, talagang pag sinalang mo siya, amoy na amoy, malayo. Yung preparation ba nito, sister, ano? Kunyari, na-order ngayon. Oo. Yung, I mean, kailangan ba binabad pa yun ng one day, o talaga nanunod ng lasa? Actually, ang standard niya, paano ba? At least 6 hours. At saka, pag hindi siya 6 hours, hindi siya talaga ganun pala. Kapasok. 6 hours din ako. Pagkababad mo, orasan mo. Pag niluto mo, same time, kailangan may oras. Kasi may hilawan ka. So, kaya ako may timer na, piling yung timer kasi, so yan yung mga special ano ko, yung pinaupo, spicy herbs sa dumo, tsaka pinaupo. So, nag-iisip pa ako ng isa, upcoming soon nga pala, nag-iisip pa ako ng additional na sarili ko ring recipe na... I-promote na natin. Na tumatakbo pa rin sa isip ko, actually, hindi ko pa siya na re-release. Soon, baka ba bago magpasa. Ay, maganda yan, bago mag-Christmas. So, tinignan natin kung tatanggalin gagaya ng mga ito. Nakakatuwa naman. Nagpapasalamat ako sa mga customer na walang magsamang nag-order ng pinakupamanok. So, nakakatuwa. Oo, grabe. Kasi sa usawan, nag-match ba siya, Mari? Oo, Mars. Grabe, ang sarap. Kaya ginagawa ko na siya sabaw. Actually, kaya yung sabaw. Grabe. Ang sarap. Ang sarap magkamay. Ako nga, gusto ko ng kamay. Pag ganyan ang maulang traditional, masarap magkamay. Oo, tama. Hindi mo mabili lang ang sarap ng pagkain kapag naka-ano ka, nakaka-kutsara ka. Dibierto siya ka. So, nagpapasalamat din ako sa inyo guys kasi kahit hindi tao, kumikim talaga. At least malaman na makatulong tayo sa mga ibang natin kapwa Pilipino na kung sino may nananawa na sa ibang putahe, kung sino man ang iba, at least yan, hindi ganun kamahalan at least hook sa budget, di ba? Tama. Kasi, lalo sa panahon ngayon, di ba, kailangan pandemic. Maraming mga mamimili talaga natin ngayon yung nag-iisip ng masarap, pero swak pa rin sa budget. Oo, kasi sa akin naman, wala naman yan na added tax. Kasi siyempre, iinam pa lang naman, wala pa akong hindi pa ganun ka, yung ano ko, siguro pag nag- support local na, support local, oo. Kaya pinakong manok ni Isay kasi... Di ba hashtag mo yun? Pinakong manok ni Isay. Ayan, ang sarap, grabe. So, thank you Joyce, thank you Paul sa pagkisita. Tara na, kain na! Tara na! Tara na! Go! 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 Sarap! Grabe, sarap! Oh. Ayoko nang sabihin. Wala akong masabi. Taob, no? Taob eh. Grabe. Yung magsasarap. Oo. Parang tayo yung mga herbs sa loob. Yung mga herb, oh. Pwede ba itong kainin? Sobrang sarap. Gusto ko na rin itong kainin. Ayan, no? Pero hindi nyo alam kung ano yan. Secret yan. Sa akin ito. Ayan, natapos na naman ang isa na naman ating panibagong vlog dito sa Joyce to the World. And of course, kasama natin ang dinalo natin pinaupong manok ni Izay. At ito ang kanyang mga beautiful na chikiking. At kasama natin yung truck. Hey, kunin mo yung truck. Sige, kunin mo yung truck. Kunin mo yung truck. Meron din ako dito sa mga vlog. Ano naman dancing, di ba? At kaya nga na sinasabi ko, maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and of course, share yung channel natin, Joyce to the World. And ito, pinapromote natin yung dinalaw natin. Kasama itong poging bagong tutulog ko. Poka-poging niya. Okay. Oo. Sabi ko, papangalan ko
yung ano, pinaupong manok ni oh, pinaupong manok ni ano pangalan niya? John Elia. Oh, John Elia. Ano sister, i-promote mo na rin yung pinaupong manok ni Izay. Saan kayo matatagpuan? Anong social media niyo, Facebook, ganyan, or contact details niyo? Guys, meron kaming page. Just type niyo lang pinaupong manok ni Izay. Lalabas manok na siya. Pwede niyo i-Google, pwede niyo i-search sa Facebook. And then, meron lahat ng contact nandun. Pwede rin kayong mag-order doon. So, dito sa Napiko lang naman, madali lang naman malocate. From Life Homes sa mga Life Homes, pasok, diretso, kanan-kanan lang. Tsaka, pakikunan sa'yo mga taga-fans natin dyan sa gilid. Mga bagets! Oh, kaway-kaway! Oh, kaway-kaway na kayo dyan! Isang kaway! Sabi niyo, ready na kayo eh. Ayan. Thank you so much, Anit. And don't forget to like, subscribe sa ating channel, Girls to the World. And see you till our next vlog.